Labis ang paghihirap ng isang mag-asawang OFW sa Dubai. Ang inakala kasi nilang prenatal checkup, nauwi na sa pagkapanganak ng kanilang premature baby. Dahil dyan, ang gastos nila sa ospital aabot ng 100,000 piso kada araw. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nananawagan po ng tulong ang isa nating kababayan sa Dubai. Ang anak kasi nila, biglang isinilang kahit na 24 weeks pa lang sa tiyan. Prenatal check-up lang sana ang sinadya ng mag-asawang Mark at Riza sa isang ospital sa Dubai noong July. Pero si Riza biglang nakaramdam daw ng pananakit ng puson. Matapos siyang i-x-ray nakita na bukas na pala ang kanyang cervix. Kaya kahit 6 na buwan pa lang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay kinailangan niya ng manganak. Ang kanilang baby Aiden, magdadalawang buwan nang nasa incubator. Actually, dahil po 24 weeks lang siya, madami po siyang komplikasyon. Liver, eyes, lungs, heart, lahat. Halos po kasi mga immature po yung organs niya. So madami po siyang tests. Actually, as of today po, meron po siyang tests sa mata. God forbid lang po, sana hindi siya maging blind, sabi ng doktor. So, yun po. Pati yung puso niya po ngayon, hindi pa rin po masyadong okay. Pati yung liver niya. Si Mark ay 6 na taon ng nurse sa Dubai, pero siya na lang ang nagtatrabaho. Ang misis kasi niya na 8 taon ng operations officer doon, biglang sinibak sa trabaho, kahit nakapag-file naman daw ng leave. Dahil nasa private hospital si Baby Aiden, kada araw ay nasa 10,000 dirhams o mahigit 150,000 pesos ang kanilang binabayaran. Labas pa dito yung mga test at gamot ni Baby. Kaya nananawagan po si Mark ng inyong tulong at maging ng ating gobyerno para mailipat nila sa public hospital si Baby Aiden. Parang pagaan-gaan din yung bayad namin kasi sobrang mahal po talaga sa private, which is no choice po kami kasi prenatal lang po sana yung punta namin sa private hospital eh. Tapos bigla siyang nanganak. So hindi namin move yung baby sa sitwasyon niya na 24 weeks. Sobrang delicate po nun. Pero ngayon magto 2 months na, I think pwede na po siyang i-move. So sana po matulungan niyo kami sa pag-move kay baby. Sa mga nais tumulong kay Baby Aiden, maaari niyo pong ipadala sa mga detalye na nasa inyong screen. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.